Sa pagpasok ng susunod na taon, tiyak na mas magiging puspusan na ang pag-aanda ng ating mga delegado para sa Paris Olympics. Ang ibang atleta sasabak pa sa mga kompetisyon para mag-qualify sa pinakamalaking sports event sa 2024. Kaugnay nito, tiniyak ni Chairperson of Senate Committee on Sports, Senator Christopher Bongo, ang kanyang suporta sa mga Pilipinong atleta. Si Daryl Oclares ng PTV Sports sa detalye, Rise and Shine, Daryl. Inaabangan na ang pagbubukas ng pinakamalaking sport event sa susunod na taon. Pagtungtong ng Hulyo ay magsasama-sama ang mga pinakamahusay na atleta sa buong mundo para sa Paris 2024 Olympics. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga atletang Pilipino. Sa kasalukuyan, apat na Pilipino pa lamang ang nakapasok sa Paris na kinabibilangan ni EJ Obiena para sa athletics, Carlos Yulo at Alia Finnegan para sa gymnastics, at Yumir Marshall para sa boxing. Kaugnay nito, suportado ni Chairperson of Senate Committee on Sports, Senator Christopher Bongo, ang magiging kampanya ng Pilipinas para sa Paris Olympics. In fact, during the budget deliberation, isa rin po sa isinulong natin, no, na mapondohan yung PSC. Ako mismo, as Chairman ng Committee on Sports, isinulong natin na maglaan ng pondo para makatulong po sa preparasyon ng ating mga atleta para sa Paris Olympics at the same time sa delegates. Panawagan din nito ang suporta ng pribadong sektor at ng mga national sports associations. Huwag natin iasa lahat sa gobyerno. Napaka-importante rito ang suporta po ng POC at ang suporta po ng ating mga NSA. Doon talaga manggagaling yung suporta. So magtulungan lang po tayo dito. Ako naman, I'm rooting for our team na sana madagdagan po yung napanalunan nating ginto. No? Inaasa naman na madaragdagan pa ang listahan ng mga Filipino Olympians matapos ang serye ng mga qualifying tournaments sa iba't ibang mga sport. Daryl Oclares, Rise and Shine, Pilipinas.